meteorite ang tawag sa bato na nahulog dito sa lupa mula sa kalawakan. Katulad ng nakuha ng mga magkaibigan ng Mindoro noong 2019. Takot ako. Akala ko nga po, gas na sumabog. Ang hawak nilang bato, ipinasuri at nagulat sila sa resulta. Bala ko talaga kapag naibenta yan ng malaki, bibili ako ng... Ito na nga kaya ang magpapabago sa kanilang buhay. Bato noon ang magkakaibigang Frill at Jessa habang nagsasaka sa bayan ng Bislig City sa Surigao del Sur. Taong 2011, nung sa kalangitan may bumagsak na parang shooting star. May ginagawa po ako noon tapos may narinig po akong kumalabog. Takot ako. Kasi akala ko bomba. Po namin nakita sa may bandang halaman po na may bumagsak na bato. Tinungo nila ang pinagbagsakan nito. Nakita po namin niya bumagsak na bumabaga. 6 inches ang taas ng bato, 9 inches naman ang haba. Hanggang sa pag-research nila sa internet, nagka-ideya sila. Nag-browse po kami sa internet. Nakita po namin yung bato na nakita po namin is pwede pala pagkakitaan kasi nabibenta pala yun sa mga international, sa mga US. Mga nakatirang nabibenta, mga nabibili ng bato na galing sa langit. Na ang hawak nilang bato, posibleng meteorite o bato na galing sa kalawakan. Na namin nalaman na pwede kaming yumaman dito. Nabaklas na bahagi ng asteroid na pumasok sa atmosphere ng mundo. Sabi po nila 1,000 per gram daw po yun eh. Compute ko po, 50 million po isang kilo. 8 kilo po ang nandyan. So, bale, 400 million po lahat-lahat. Ang mga magkaibigang Frill at Jessa, bungabong, nakatakda na nga bang maging milyonaryo? Bala ko talaga kapag benta yan ng malaki. Bibili ako ng apartment, mga 10, para pagkakitaan namin. May pangtulong ako sa magulang ko. Pag nagkatotoo po, bibili po ako sa sasakyan upang mapagkakitaan po namin. Pag nagkatotoo nga po yun is lahat ng mga homeless, ipatatayon ko po ng bahay. Tapos pakakainin ko rin po ako na po sagot sa kuryente, tubig, pati na rin po sa pag-aaral po nila. Kapag napatunayan po na yung bato at naibenta po namin. Ang hawak na bato ni April, ipinasuri nila sa rock and mineral collector na si Abe. Mga bato ng Bulalakaw ay may mga iron content yan. Buo yan ng mga ginto at yung iba nga, buo yan. Katulad dito, ang panito, inspeksyonin ko to, titingnan ko kung buong ginto ito o kaya ay mga patak-patak lang. Dahil dito sa aking kagamitan, susubukan natin, dito natin ma-search kung ito ay buo o kung ilang karats o ito ay piki o hindi. Dahil dito sa aking gamit, malalaman natin kung ilan ang volume ng iron content itong bato na to. Susubukan na natin. Kapag ito ay may impact, malalaman natin ang impact. Wow! Ang lakas ng impact niya. Nasa 10,000 watts. Volume. Tunay ito, tunay. Talaga ito, Juan. Piki. Totoo ito, malakas. Alin natin ito sa US para mas sure tayo. Mabibili ito ng hindi ito lalampas na mga 500 million. Sinubukan daw nila itong i-alok. Sinubukan po namin itong ibenta. Pero wala pong bumibili. Meron daw lumapit kina April, middleman, na nag-alok na bilhin ang kanilang bato. Ang buyer daw nito, isang Amerikano. Nagkaroon po kami ng transaction sa foreigner. Buti nakahanap kami. Dito na raw sila kumuha ng bahagi ng bato para ipatest sa ibang bansa. Inabiyak ko po yung bahagi ng bato para ipadala ko po sa ibang bansa para masuri po kung tunay po yung bato na meteorite. Pagkatapos, sinabi raw sa kanilang meteorite nga ito, pero mahinang klase lang. Gumastos pa po kami sa mga dokumentary. Kaya ang ibinayad lang sa kanila, 580,000 pesos.
Gumastos pa po kami sa mga documentary tapos sa papaship po namin yung bato para mapacheck po namin kung tunay po talaga. Hindi po lahat totally buong 500,000 plus na is sa amin po napunta kundi dun sa mismong transaction namin. Mas malaki yung gastos namin dun. Gumastos pa raw sila sa mga dokumento, pagpapaship sa bato at bayad sa middleman. Kaya hindi saktong 500 plus thousand yung napapunta sa amin. Kaya bawat isa sa kanila nakaparte lang ng 58,000 pesos. Pumayag na po kami kaysa man wala kang magamit sa pandemic. Sayang nga po kung laki-laki pong pera po yun, edi sana yung mga homeless po maipakain mo, mapatayo ko po ng tahanan kaso hindi po mababang bato lang daw po yun. Kaya yung pinapangako ko sana hindi po matutupad. Bahagi ng pinagbentahan ni April, pinampagamot niya sa may sakit niya noong ina. Kalahati naman sa perang kinita ni Jessa, idinonate niya sa simbahan. Na ang hawak nilang bato nasa opisyal ng listahan ng The Meteorological Society. Bandang huli po nagsisi kasi ang baba ng benta namin. Dagdagan sana kasi kung malaking halaga talaga yun kasi naisama yun sa Philippine Meteorite na nakalista, di ba? Sinubukan daw nilang habulin ang middleman pero hindi na sila nito sinasagot. Madagdagan sana kasi hiling na rin nila April. Kausap nila si John. Yes, totoo nga ang meteorite yun. Sir, baka pwede nang dagdagan yung buyer doon sa meteorite kasi sobrang baba po yung benta namin. Ang buyer ng napulot na meteorite ni na Fredo, ang meteorite collector mula New Jersey sa Amerika. Nung bata pa ako, gusto ko talaga maging astronaut. Si John Higgins. Pero pwede naman palang pagsabayin mo yung pagbibinta ng mga bato saka pagiging astronaut mo. Hanggang nakilala raw ni John ang isang dealer mula sa Maynila na nag-alok sa kanya ng isa pang meteorite. May nag-email din sa akin niya na taga Maynila para tingnan yung kanyang meteorites para maibigay ko yung tamang presyo. Nakaabot lang po namin sa aming pera is taghati po kami, 58,000 lang po. Kaya humihiling po sana ako na dagdagan pa po yung pera na binigay niya po sa amin. Sir, baka pwede niyo dagdagan yung bahay doon sa meteorite kasi sobrang baba po yung benta namin. Hindi na kayang dagdagan pa kasi nag-deal na tayo. Kapag dinagdagan ko man kayo, malulugi na ako. Alam mo naman, marami akong mga gastusin, nagastos. Sorry kung hindi ko na madagdagan yung pa natin kasi malulogi din ako. Sana maunawaan nyo. Okay na po kasi wala naman po kami magagawa kasi ganun po talaga. Ang mahalaga po is natuto po kami sa mga pagkakamali po namin. Baka soon kapag nakita po ulit kami nun is mabigyan namin na mas mataas na halaga yung isang bagay para hindi po basta-basta na pupunta sa iba lang po. Ang video na nagkapanood nyo ay para din lamang at kumalapal. Ito, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at click yung notification bell para lalo kayo update sa ating video. Kasi pero huwag nyo kalimutan i-follow ang ating Facebook page by Miss Bird hashtag Team Barako. Mag-subscribe na kayo Miss Bird. Tuloy-tuloy lang natin ang good vibes. Abangan pa sa sunod ang video. Sa susunod pa na video. Out na natin. 3, 2, 1.